Huwag mong husgahan kahit na sino. Siya lang ang may alam kung ano ang totoo. Huwag mong husgahan ang puso ng iba. Puso mo lang naman ang iyong kilala. Siya ang may sala. Alam mo lang yun. Marami siyang mali. Maling-mali po yun. Hindi siya totoo. Hindi yun ganon. Baka naman kasi akala mo lang yun. Kung usgahan kahit na sino, siya lang ang may alam kung ano ang totoo. Huwag mong usgahan ang buhay ng iba nang di ka rin naman mahusgahan nila. Siya ang may sala, akala mo lang yun. Marami siyang mali, maling mali po yun. Hindi siya totoo, hindi yun ganon. Baka naman kasi, akala mo lang yun. Akala mo lang yun, yung ang akala mo. Yung akala mo kasi, di naman totoo. Siya akala mo lang yun. Marami siyang mali. Maling-mali po yun. Hindi siya totoo. Hindi yun ganun. Baka naman kasi akala mo lang yun. Baka naman kasi akala mo lang yun. Baka naman kasi akala mo lang yun. Thank you po. Muling idinawit ng mga gang leader sina dating Department of Justice Secretary Leila De Lima at dating Bureau of Corrections o BUCOR Chief Franklin Bucayo sa bentahan ng droga sa New Bilibid Prisons o NBP. Masama naman ang loob ng hepe ng PNP-CIDG na si Police Director Benjamin Magalong dahil sa hindi pagkakasama sa kanila sa isinagawang raid sa Bilibid noong 2014. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Umarap sa pagdinig ng kamera ang mga gang leader sa New Bilibid Prison upang tumistigo sa pagpapatuloy ng investigasyon sa umano'y talamak na bentahan ng droga doon. Ang mga ito ay sina Noel Martinez ng Genuine Ilocano Gang, Jaime Pacho ng Batman Gang at Froilan Tristeza ng Batang City Jail, kasamang dalawa pang high-profile inmate na sina Jojo Baligad at Hans Anton Tan. Iisa ang kanilang kwento. Tinotokahan sila ni JB Sebastian na magbenta ng droga para umano sa senatorial campaign ni dating Justice Secretary Leila De Lima. Gayunman, walang makapagsabi sa kanila kung nakakarating talaga ang pera sa dating kalihim. Sa kabuuhang halagang ito, alam ko na direktang para kay Secretary Leila De Lima mismo ang 1,500,000 piso at ito'y taasang inamin ni Herbert Colanco sa akin. Idinawit din ng mga testigo si dating BUCOR Director Franklin Bucayo na nila'y nangongolekta rin ng pera mula sa mga high-profile inmate. Isang Colonel Eli Umano na tauhan ni Bucayo ang nakikipag-usap sa kanila. Isang beses ay pinatawag ako ng isang Colonel Eli sa kanyang opisina sa BUCOR o IC office. Sinabihan niya ako na siya daw ay inutosan ni Director Bucayo para hingan ako ng halagang 500,000 pesos. Dati namang sinabi ni De Lima na gawa-gawa lamang ang mga ebidensya sa kanya at nais lamang ng mga high-profile inmate na makaganti sa kanya. Ngunit ayon sa ilang kongresista, kapanipaniwala ang sinasabi ng mga testigo ng DOJ. Wala pang 90 days ang Duterte administration bago pa dyan si Secretary Aguirre. Hindi niya pwedeng pagsamasamahin lahat ito at ayusin yung testimony ng mga witnesses. You can do that. Masama naman ang loob ni PNP-CIDG Chief Police Director Benjamin Magalong dahil sa naunsyaming operasyon ng CIDG at PDEA sa loob ng Bilibid. Ayon kay Magalong, ikinasan nila ang Copland Kronos noong 2014 matapos matuklasan na nasa loob ng Bilibid ang katransaksyon ng mga drug dealer na kanilang naaresto. Ngunit hinarang umano ito ni Bucayo at hindi na sila isinama nang magsagawa ng sariling raid sa Bilibid ang DOJ at NBI. September 2014, nagpunta po si General Bucayo at si General Villasanta, who is then the head of the PAO. At kinausap po ako sa aking office sa CIDG at binanggit po nila na, Benji, kung pwede, huwag mong ire-raid yung NBP. At sabi ko, bakit sir, hindi natin ire-raid? And
Nakita din naman sir ang development doon sa loob. Sabi ni General Bukayo Benji, mamamatay ako. Delikado ako dyan. Sabi niya sa akin. Dahil dito, hiniling ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na magbigay ng sinumpang salaysay ang CIDG at PDEA upang magamit sa pagsasampa ng kaso. Nais naman ang mga kongresista na magpasa ng batas na magbibigay kapangyarihan sa mga pulis na magsagawa ng operasyon kahit wala ng paunang koordinasyon sa mga opisyal ng bilangguan. Ito ay upang maiwasang malinis ang mga ebidensya bago ang operasyon ng mga otoridad. Bigyan ng pagkakataon ng House Committee on Justice si Senator Leila De Lima upang ipaliwanag ang isyu ng pagkakasangkot nito sa umunay kalakalan ng ilegal na droga sa New Bilibid Prisons. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Hindi na bago sa mga congressional inquiry ang ginawang proseso ng investigasyon kahapon ng House Committee on Justice kaugnay ng illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ito ang nilinaw ng chairman ng komite na si Representative Reynaldo Umali sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay ng kalakalan ng ilegal na droga sa pambansang kulungan. Ayon kay Congressman Umali, ang ginawang direct examination ng Secretary of Justice sa isinasagawang pagdinig ay hindi na bagong gawi, taliwas sa pahayag ni Albay Representative Edsel Lagman na labag sa House Rules. Matatandaan niya na noong isinagawa ang investigasyon ng Senado sa pork barrel scam, mismong si dating DOJ Secretary Laila De Lima rin ang nag-direct examination kay Benhur Luy. Hindi naman po pinagbabawal ng rules natin yan because Secretary Vit Aguirre is not the lawyer of the witnesses. He is the Secretary of Justice who conducted this investigation. Binigyan din rin ni Representative Umali na ang investigasyon na ito ay hindi political persecution kay Senator De Lima. Sa katunayan ay bibigyan pa rin nila ng pagkakataon si Senator De Lima na pumunta sa isinagawang investigasyon na ito ng Kamara at bibigyan siya ng pagkakataon na tanungin mismo direkta ang mga resource person. We will give her all the opportunity to come here or even with her representative or lawyer. Drug lords at high-profile inmates dumalo sa pagdinig kaugnay sa illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Tumestigo ang ilan sa mga drug lords tulad ni Herbert Colanco at si Noel Martinez. At ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, lalabas pa ang ibang testigo at naghanda pa sila ng affidavits. Isisiwalat umano nila ang pangungulekta doon sa loob ng Bilibid ng pera para suportahan at ibigay kay Senator De Lima para sa kanyang kampanya, para sa kanyang pagkasenador. Ayon din sa Kalihim, lahat ng mga testigo ay lilipat sa intelligence service ng AFP, siyempre para maging ligtas yung mga testigo. Bukod pa raw sa mga drug lords, dagdag pa ng Kalihim na mayroon pang ilang high-ranking officials ng NBI na isisiwalat ang mga binigay na at least na nagbigay na at least 5 million pesos na drug money worth sa bahay ni De Lima sa May Paranaque. At meron ding ilang mga bumisita kay meron ding mga sources na sinasabi na itong senador na si De Lima ay bumisita rin sa Bilibid Prison before na naka-disguise upang bisitahin ang ilang mga drug lords. Siyempre, itong mga nangyaring investigation sa House of Representatives naman ay hindi naman ikinagulat ni Senator De Lima. Alam nyo, itong mga humarap na testigo dito sa may pagdinig sa Kongreso kahapon ay napakalayo ng pagkakaiba nito sa testigong ipinresenta naman sa Senado kamakailan. Itong mga testigong to ay mismong mga drug lords, mismong nandun sa loob ng New Bilibid Prison. At kung totoo nga yung mga allegation na sinasabi nitong si Herbert Colanco na binigyan niya ng 5 milyong piso o 3 milyong piso si Senator Laila De Lima kada buwan nung siya pa ay DOJ Secretary, mabigat na allegation ito. At sana hindi lang dito nagtatapos ito dahil sana may mga ma-file talagang kaso as per recommendation ng lower house o committee. Ayon kay DOJ Secretary Aguirre, may mga explosive revelations pa ang mga susunod. Ngayon nga ay kalawang araw na nung magaganap na pagdinig dyan sa camera at full house. Full house, standing room na agad ang kung saan ginanap yung pagdinig. At I think ililipat ito sa mas malaking venue. Alam nyo, Jules at Ryan, yung mga kababayan po natin,
tumutok dito sa PTV dahil tuloy-tuloy po ang coverage na dyan. Pero bukod dyan, nakakatuwa kahapon ang hindi ako makamove on sa sinabi ni Herbert Colanco. Alin ba na doon? Yung inutusan niyo yung kanyang abogado. Attorney! Ilabas ang resibo! Well, yun nga. Talaga maraming pasabog tayong na rin nakita kahapon. Pero syempre, ongoing investigation ito. Mm-hmm. Investigation pa lang siya. Wala pang nakoconvict dito. So, maging bukas yung isipan natin na wala pang napapatunayan dito. Investigation pa lamang siya. Okay.